Kung papasok kayo ng negosyo, hindi madali yan. Pag-aralan ninyo, kaya ba yan ang attitude nyo? Kasi pag nasa negosyo ka, ikaw talagang gagawa. Kung hindi mo kailangan matulog, hindi ka talaga matutulog. Kung kailangan mong pag-aralan, magsusunog ka talaga ng kilay. Marami kang dadaanan, pero pinakamaganda kasi yung aftermath. Mm-hmm. Halimbawa ako, yung lessons na learn ko, mas yung zero balance pa ako ngayon, mm-hmm. kaya kong tumayo. Bakit? Kasi ang dami kong na-learn doon sa mga pinagdaanan. Mm-hmm. Gaano ninyo kakilala ang mga Bangsamoro? Welcome to the Ami Gani Talk Show. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng kabayanihan, kagalingan at mga kagandahang asal na tiyak na mapupulutan ng magagandang aral. Halina't samahan niyo kami at sabay-sabay tayong matuto kasama ang iba't ibang personalidad ng Bangsamoro. Bismillah, assalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon po sa lahat. I am very happy and I am very fortunate to have our guest today, the former Congresswoman of the 1st District of Maguindanao, including Cotabato City, ang babaeng tinagurian na ina ng Bangsamoro. Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce to you Honorable Bai Sandra Sema. Assalamu alaikum, ma'am. Alaykum salam, Ami Gani, at sa lahat ho ng mga followers niya dito sa kanyang vlog. Assalamu alaikum. I'm so happy also that today I will be part of his vlog, and I hope na mas marami pa pong ma-reach itong kanyang mga ginagawa, dahil tunay na nakakatulong po itong mga informasyon, mga areas that he goes to, sa mga pinupuntahan niya mga lugar, ini-introduce niya yung mga native na mga otherwise hindi po napupuntahan ng regular or media. Kaya papasalamat kami sa iyo, dahil si Babu, si Papa ay nabibigyan ng chance na makita at maipakita ang kanilang mga ginagawa. Thank you so much, ma'am, and thank you for allowing us dito sa iyong napakagandang tahanan. Alhamdulillah. Anyway, kumusta po kayo ngayon, ma'am? Happily, alhamdulillah, kasi katulad ng lagi kong sinasabi sa sarili ko, I do my best, but if I don't get it, I get better. Okay. I get better from each and every experiences. Happy ako kasi nagagawa ko, meron akong kalayaan na i-pursue yung ano yung passion ko. Like for instance, dito sa tourism, okay, pagpapakilala sa ating mga lugar, lalong-lalo na dito sa Bangsamoro. At pangalawa, kung anong meron tayo, mga produkto natin, mga pagkain natin, mga chef na magagaling, mga negosyante na nag-uumpisa at maraming bumabagsak pero tumatayo alit. Ito yung nakakabigay sa akin ng inspiration to proceed and even be part of their effort to become better. Speaking of that, ma'am, ano yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Presently, I built more than 100 stalls, okay, na sa iba-ibang lugar po dito sa Cotabato City. Meron tayong 100 stalls dito, okay, sa Tantawan. Ito po yung nasa front ng Cotabato City Hall. Gumawa tayo ng mga maliliit na stall para yung gustong magnegosyo, maka-start siya ng 7,000 na rental niya a month. Okay. At nakita po natin na noong December ay talaga namang patok na patok ito. Kaya ngayon naman, bibigyan natin ang chance yung hindi pa talaga nakapag-negosyo at gusto pa rin uling sumubok. No? Or yung mga dati na dito sa gagawin nating Ramadan fairs sa Tantawan. Maganda po itong ating Ramadan fair dahil open field po ito. Okay. Gagawan po natin siya na parang feast month. Meron tayong ilalagay na mga kubo, at iba't ibang kulay po ng mga pagkain, colors, taste, everything that is, hindi lang ngayon Cotabato City. It includes other areas like North Cotabato, like South Cotabato, and the whole of Parm. So, hinihikayat po namin kayong lahat kung sino pong gustong sumali pa dito sa ating Ramadan sa Tantawan. Papasalamat tayo kay Mayor Bruce Matabalaw dahil parang ito na po yung kanyang trade fair, no? Dahil sa harap mismo ng City Hall. Ayun, no? So, kasi ngayon may mga existing ngayon na mga stalls, no? May mga tumatakbo na negosyo. So, you mean, ma'am, etong parating na Ramadan, meron tayong gaganaping Ramadan fair dyan? Opo. Sa bazaar. Opo. Kung maalala nyo noon, naumpisahan ho ito during the term of Mayor Musema, yung Ramadan fair doon po sa Plaza, abandang old City Hall. Mm-hmm. And then, itong mga past years,
dito po ang ating Ramadan Fair sa may Barm compound, no? Yung Arm compound noon, naging Barm compound ngayon. At ngayon, under Mayor Bruce Matabalaw and under Barm, mayroon pang ibang mga trade fairs or Ramadan fairs. So nakikita natin na, ibig sabihin, kumpiyansa na ang tao. No, ibig sabihin, maganda na yung complementing na pag-i-establish ng different fairs, no? Dahil diyan mo makita may kumpiyansa. Kasi you're taking a risk here. It will involve money, no? To put up a trade fair ay hindi ho yan galing ho lahat yan sa sarili mong pitaka, pagpapatayo ng mga bagong mga tents, pagpapaayos ng lugar, pero it's also something na if you build something na maganda at nag-click, doon ko kinukuha yung aking satisfaction. Okay. Yun ang accomplishment na talaga nakakabigay ng walang katulad, walang pera na kapalit po. Okay. For me, that will be the most strategic location ng Ramadan Fair kasi harapan siya mismo ng People's Palace. And ito nadadaanan ko, parang may ongoing construction sa loob ng People's Palace. Pwede bang magbigay ka ng idea ano po yun at para saan yung construction na yun? Yun pong pinapagawa ng ating Mayor Bruce Matabalaw sa harap ng City Hall. Nagpapagawa po siya dyan ng tennis court, basketball court. Okay. At dito sa right side, itatayo yung land bank. Okay. No? So, yung area na yan, at meron po dyan parang iniwan natin na pump, no? During our time. Kasi ako po mismo talaga yung, kumbaga, nang oversee ng construction ng People's Palace, no? During the time of Mayor Sema. May tubig po dyan kasi hindi, mas sinatampakan namin, hindi siya nag, still wet. So, ibig sabihin, may ano yan siya, may spring. Mm-hmm. So, gagawin po yan ni Mayor na isang magandang pump. So, yung mga tao, pwede sila humagbuka doon sa Ramadan sa Tantawan. Pwede sila magsambayan doon sa mga masjid na malapit doon. Or maybe, no, si Mayor, meron siyang area na open para sa pagsala hanggang sa pagtarawi. And then, after that, balik na naman sila ng Tantawan para magpahangin, kasama ang pamilya, kasama ang lahat, halimbawa, mga kaopisina, no? Kasi, ang alam ko ang spirit ng Ramadan, as I see it in other areas, is the spirit of sharing. Okay. No, yung whatever you have, you also share. So, I think eating together with your family, friends, or associates, or mga ka-opisina, is the best way. Second to, of course, performing Ramadan and the salah that is required. Sa tingin mo, madam, ano yung magiging iba sa Tantawan Ramadan Fair among all fairs na na-experience na natin sa Cotabato City? People can just come in kasi open siya. Dalawang road, no, yung papuntang Notre Dame Village and then yung Sinsuot Avenue. Meron kang RH10, meron kang RH9, meron kang RH8. Ito po ay napapalibutan ng mga communities. So, hindi ho nila kailangan mamasahe o magbayad para makapunta lang doon. They can also walk by. Okay. Kasi nga, napakalapit po sa iba't ibang mga areas itong ating Tantawan. Anyway, no, isisingit ko lang, madam, kasi sa tinagal-tagal ko sa Cotabato, hindi ko talaga alam ibig sabihin ng Tantawan. Ano ba ibig sabihin ng Tantawan pala? Yung Tantawan po, ayan po yung sa taas ng, yan ang Busy Hill. No? Okay. Tantawan yan. May marker po na nakalagay dyan pero nasira na. During the time of Sultan Kudarat, yan po yung kanyang parang dyan nakatayo yung mga tao niya to oversee yung dumarating ng mga kalahan. Okay. At the same time, dyan din yung area na makita mo halos 360 degrees, no? Sa isang libro na basa ko, during his time, meron ho siyang naval capital sa Lamitan, Basilan. So, yan ang power base ng Sultanate of Maguindanao before. Kaya natin ginamit si Tantawan kasi malayo ang nakikita niya rin. Okay. So, si Tantawan natin sa harap ng city, malayo rin ang tinitina natin. Na yung mga nagninegosyo dyan, nagbebenta dyan, malayo rin ang mararating dyan. Okay, okay. So, it's a maganda na unter. Yes, right? Yes. Na Tantawan. Talagang it's all about vision. Vision. Looking forward. Ang galing naman. So, we visualize this mga
MSMEs na pwedeng mag-compete worldwide, inshallah. Kaya po natin. Kaya po natin. At ang isa pa ho, magkakaroon ho tayo dyan ng parang luto. No? Yung actual na magluto yung ating mga chef. Kasi okay, meron din ho tayong plano na magpapabuka tayo. Okay. At a certain time, at a certain date, meron ho tayong sadaka. Okay. Magpapabuka. So yung mga chef po natin, papakita ang galing nila sa kanilang pagluluto. Kasi every Ramadan, we take advantage ng gumawa ng napakaraming mabubuting bagay dahil nagdo-double up. Mm-hmm. Ako po, lahat ng jakat ko, dito po yan binibigay during the month of Ramadan para doble-doble po yung pahala sa akin. Exactly. Okay. Kumbaga, kung sa mall po tayo, madam, yan yung time na on sale lahat ng item. Yes. So, pag Ramadan, on sale lahat ng rewards. Nakaka-excite yun. Anyway, maglalagay na lang po kami ng details dito sa video na to kung saan magko-contact, yung contact number or saan sila pwedeng mag-message sa mga inquiries ano, para sa Tantawan Ramadan Fair. Yung mga exhibitors after the fair, not including yung mga established business lang. But yung mga startups, usually, during bazaar lang sila nag-ooperate. Then after that, wala na. So, may plano po. Opo, that's the sad part of it. Mm-hmm. But, you know, during the Bangsamoro Business Congress, meron po tayong na-meet na isang taong nakitaan natin na pwedeng tumulong sa gusto natin gawin. Ito po yung Rubia Halal Corporation that will become parang e-commerce. Okay. No? Ibig sabihin that will sell all halal. Ang pagkausap po natin sa kanya, kasama po natin doon si Kong Ruby Sahali at itong si Chef Ching na ang we will support it as long as yung farm products ang magiging priority. Ibig sabihin dahil raw materials po ay dito galing sa atin lahat. Mm-hmm. Tayo na rin po dapat yung magpo-process and ilalabas nila yan sa platform ng halal no, as a finished product. So, okay po sa kanya yun. Ito pong ating mga gagawin ngayon ay makikita natin ano mga produkto talaga yung pwede natin ibig sabihin as also government, as farm, as city government, as DTI, as DOT na pwedeng i-launch para isang maging produkto na naka-scale up. Kasi yung ibig sabihin ng scale up, kung may mag-o-order ng 1,000 packs, eh ready po tayo. Yun po ang kailangan natin talaga ma-establish kasi baka nagluluto tayo ng ganito. Pag biglang order, oh, I wanted 10 packs of this, hindi tayo makakaya. So yung scaling up will really entail government support. Okay. Ito pong ating Ramadan fair sa Tantawan, hindi lang po ito food ha? Huwag lang po, hindi lang po ito pagkain. Meron din po itong mga dry goods na pwede. Everybody are welcome here para ho madala nyo ang inyong mga produkto. Anything that you think na sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo at ma-sponsor or makain or ma-partake or mabili ng ating mga mamimili. Alam nyo, ang pagninegosyo, kailangan dyan lakas ng loob. No? Ako ilang beses ako natumba bilang negosyante pero I've learned a lot from it. Huwag kayong matakot pag sa una nalugmok kayo. Learn from it and make it as your stepping stone. I'm talking now as a businesswoman. Sinishare ko po sa inyo yung aking mga pinagdaanan. Kumbaga, madam, yung ginastos mo dun sa temporary setback sa business, parang tinuturing mo na yung tuition fee mo yun dun sa learning na nakuha mo out of that experience. Yes, that's which is inspired. Very valuable. Kung magbibigay po kayo ng mensahe, madam, dun sa mga eto yung mga MSMEs sa Cotabato City, what will be that message ko? Number one, mindset. Kung papasok kayo ng negosyo, hindi madali yan. Pag-aralan ninyo, kaya ba yan ang attitude nyo? Kasi pag nasa negosyo ka, ikaw talagang gagawa. Kung hindi mo kailangan matulog, hindi ka talaga matutulog. Kung kailangan mong pag-aralan, magsusunog ka talaga ng kilay. Marami kang dadaanan, pero pinakamaganda kasi nun, yung aftermath. Halimbawa ako, yung lessons na learn ko, maski mas zero balance pa ako ngayon, kaya kong tumayo. Bakit? Kasi ang dami kong na-learn doon sa mga pinagdaanan. Kaya kong itayo yung sarili ko. Halos mabankrap ako after election. Pero nung nagkaroon ako ng panahon, paraan na paano ko ulit gawin lahat, I started small. Pwede ko naman pong ibenta yung aking lote sa harap ng City Hall. No, sa mga mall na gusto-gusto pumunta dito. I did not.
bakit po nagpatayo ko ng maliliit na stone? Because I believe our people can do it. If the Maranaos can do it, Maguindanaos can do it. Pwede magnegosyo ang mga Maguindanaos. Pwede magnegosyo ang mga tao dito sa Cotabato City. We just have to push them. We just have to make them realize that mas maganda ang negosyo at the end of the day. Kasi may freedom ka. Ang government, okay lang din, pero hindi ko kayo gagayaman sa gobyerno. It's really business. Kita niyo po yung mga kainan dito? No? Parang halos sa araw-araw, sabi ko, grabe ang tao magkain sa Cotabato City. Talagang hindi humihinto kumain. So, halos lahat, international cuisine, local cuisine, nasa Cotabato City na. So, at saka number one, pwede magpalugi muna tayo. Mag-certain na masasarap na pagkain. Saka natin scale up. Kasi pag unang benta mo pa lang, gusto mo nang kumita ulit, walang ganong negosyo. You really have to start small and build on it. I am talking as a businesswoman. Ay, grabe rin. Marami din akong dinaanan. Marami din akong pinasukang negosyong na-down ako. Pero yung lesson doon, hindi ko kayang bilhin. Paano niyo po na-handle lahat ng failures na yan sa business niyo? Hindi kasi ako pwedeng mag-stay ng sa situation na pangit, toxic. Madali ako ma-board. So, kailangan umalis ako sa toxic ngayon. Kailangan, halimbawa, ito po yung ating sa harap ng city hall. I don't have much money. Ang ginawa ko natin, nag-collect lang ng 2 months deposit, 2 months advance, na ipatayo nung taong sarili niyang stall. So, from there, kung anong income ng lahat na yan, doon ko naman kinukuha yung pang invest ko sa iba't ibang mga negosyo. That's how I started. It always starts with an idea. I have the right place. Maganda ang kalakalan sa Cotabato City. Nagtayo ng mga stone. Every month, nakukuha ko pang mga rental nila. And then, I invest again. Ang nakaka-inspire doon, madam, you can start easily. Tama yung sinabi mo. Kung ibibenta mo na lang sana yan, that's a lot of money. Without these mga struggles, mga challenges sa ginagawa mo ngayon. Ano po yung motivation niyo on doing that? Pag binenta ko yun, maubos ko rin. Okay. Pero wala akong satisfaction. Mm-hmm. Kasi ako, parang okay lang, kumita ka, pero ako nakakakita ko ng mga, pinupunta ko sila lagi na nahihirapan sila, pero they learn. Parang pag may nagawa kang tulong sa mga taong naging successful, parang masarap ba yung accomplishment mo, yung nararamdaman mo? Hindi kayang bilhin ng pera. Yung pera madaling kitain, sabi mo nga, pag binenta ko yun, I have money. May pera din ako, naubos ko din. Pero pag kumikita ako dyan, out of that, at sila rin kumikita, happy ako dun. It's living the life of significance. Yes, purpose-driven life. Exactly. Yes. Yung umaangat ka by helping other people. Ano pa ba yung mga aabangan ka ng tao with tantawan? Na makaproduce tayo ng halal food na kaya nating kuhanan ng FDA, kaya nating kuhanan ng halal certificate na pwede natin siyang isabay sa mga ibang mga pagkain or mga food na binibenta. Maka-start lang tayo ng isa, masaya na kasi it's always the first step that is very, very hard. After that, tuloy-tuloy na. Pag may nauna, may susunod. Yes. Eto ma'am, kung meron po kayong mensahe naman ngayon with our leaders in the Bangsamoro government, what will be that message? Opo, inuumpisahan namin yung mga maliliit na mga steps. Doon sa point na kailangan na namin kayo, sigurado pong number one akong kakatok sa inyo para tulungan yung ating mga medium and small enterprise operators or owners dahil ang pinaka-backbone ng society, hindi politika, ang backbone ng society is economic. So kapag na-emancipate natin yung ating mga kababayan, natuto sila maghanap buhay, hindi lang sa pag-a-abroad. Kung hindi yung mga nag-abroad, uuwi dito at gamitin ang kanilang galing. Yung ating mga ating kabataan, no, ay gagaling na rin. No? Then, it is only then that we can call ourselves successful. Ako yun ang aking baseline. Okay na yung peace, na kaya na, napanalunan na natin. Pero yung economic upliftment natin. So, pagtulungan po namin, pagtulungan natin. Kami na nandito sa private sector,
alabiran ako sa Tagalog pa. Trabaho-trabaho lang. Pero pag kailangan na namin kayo, kami po talaga kakatok sa inyo. Exactly. Because it should be a collaborative efforts po, no? From the entrepreneurs, government, mga private sectors, mga merong technical know-how. Yes, yes. Kasi hindi kaya ng isa. We need that. If you are in Cotabato City po, of course, si Madam Bai Sandra, isa po sila sa mga negosyante dito sa lugar. And having heard that story, na hindi pala naging madali na sa part niyo. Ilang beses bumagsak, but you kept on moving forward. Yes. That's so inspiring po. At pinaka na-appreciate ko is yung puso niyo po doon sa pagtulong sa ibang tao. Sana hindi po ito yung huli, kasi ako excited akong bisitahin ng Tantawan Ramadan Fair once ito ay nag-umpisa na. Inshallah, we will be featuring yung mga businesses doon. Sana ay makatulong tayo na ma-promote yun, na tangkilikin ng ating mga kababayan sa Cotabato City, including mga galing sa nearby areas. So, any last message po, ma'am, sa ating mga viewers? Opo, sa mga gustong sumali dito sa ating Ramadan Fair sa Tantawan, may mga kasama po tayo, yung organizers natin, na mamaya ipa-plus lang dito, no? Yung how do you reach them. Kasi po, chance yun na, baka talagang linyan yung magnegosyo. Hindi natin alam. Baka ito yung kailangan yung break, no? Para makilala o may introduce nyo ang inyong mga product. Sa Maguindanao, o di nung punan, na po ni Katono, o tuba ba sinilala nyo? Hanggang pangarap na lang ba? Subukan nyo para malaman nyo kung yun na ba. Kasi forever ka mag-imagine na ganyan. So, huwag matakot, gawin. Maski na nakakatakot, gawin mo. You break your fear. That's the way to move forward.